Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. April 17, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos, marayan apon ka ni mo, Idol. Siyempre, bagong lahat, palagi natin sinuunang ating mga minamahal na OFW sa mansulok po kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Direct, palakpakan natin ating mga OFW. Mag-voting kayo mga OFW. Gusto ko gumawa ng survey na yun. Ayun, ngayon na ba yun? Ngayon yes. Na natin gagawin. Sige. Gawin natin to. Para sa mga senatorable, wala tayong babanggiting pangalan. Alright? Ang tanong po, sinong gusto niyo maluklok sa pagka-senador sa 2019 senatorial elections? Sino po ang gusto niyong maging senador sa 2019? Yan po ang tanong. Oo nga, no, more than one year na lang. Mag-election malapit-lapit na. Wala po kami bagiting mga pangalan. Kayo na pong bahala. Siyempre, nagbabasa naman kayo ng dyaryo. Mga business viewers natin, updated yan. Alam niyo siguro kung sino yung mga taong nagbabalak, yung mga taong nagpapabalita, yung mga taong nagpaparamdam na. Alam niyo na po kung sino mga yon, kahit na yung mga hindi pa nagpaparamdam. Oo. Sa palagay niyo, yan ay tatakbo at iboboto niyo. May intensyon. Yun po, may intensyon. Sige po, ang tatawagan, names? Ang tatawagan po, ito ha, isulat na wag po kayong tatawag, mag-text lang kayo. 0908-878-8536. Text lang dapat, Idol. Sige, ipakita nga po natin direct. 0908-878-8536. 0908-878-8536. Sino po ang gusto niyo pong maging senador sa 2019? Sino po ang inyong iboboto sa pagka-senador sa 2019? Wala po kami maging pangalan ng tao, kaya na pong bahala. Okay. Now, Nins, malalam po ba itong silang si Ma'am, kasama yung kanyang anak, and then merong bago? Oo. Magharap sila ngayon. Nasa telepono to. Face-to-face tayo ngayon. Unang matanggap nating reklamo. Face-to-face. Naalala ko na to actually. Sige, na-ere natin to last April 5, mga kapatid, at ito nga pong si Ma'am Arian Hirakawa, kasama niya yung kanyang anak at the time, yung tatay nung baby nga na si David Olympia, at nandito sila para makuha nga yung kanyang apo na hindi niya alam na ibinenta pala nung kanyang girlfriend. At nakausap mo nga rin on air yung kumbaga bumili or nagmalasakit sa bata na nakabase na sa Japan. Binenta sa online. Online. Alright. Bigyan natin ng brief background doon sa hindi nakakaalam sa istorya. Ito pong si David Olympia. Siya yung tatay ng baby. Ilang taon yung baby? 5 months na ngayon. At itong si Wemby Korea, ito yung biological mother. Ang nangyari kasi, nung nabuntis si Wemby, itong boyfriend na si David, gusto niya ipalaglag yung bata. Oo. Kaya nga napagalitan ko siya noon eh. Tama, oo. Kumbaga ninerbyo siya at kinabahan, din niya alam kung anong gagawin. Pero despite that, itong si Wemby, nanay ng bata. Of age ka na ba? Okay. Walang minus sa inyong dalawa, no? Good. Okay. Ilang taong ka na? Para 24 po. Ilan? 24. Para kasi 24. Maliwanag. 24. Ikaw? 24. Yung 20 po. 20. Maliwanag. Of age na kayo. So, tinuloy pa rin nitong si Wemby yung pagbubuntis hanggang sa nanganak siya. Oo. Pero ibinenta niya online. Tama. Pareho sila may kasalanan. Mm-mm. At to make it short, yung napagbentahan ng baby, later on, nalaman niya na may problema, isinurrender niya. Nagkusa siya sa DSWD. Nagkusa sa DSWD. Okay. Pero, eto na, pumasok eksena itong mag-ina, si Mr. David Olympia at Ms. Rian Hirakawa, mag-ina sila. Sabi, oops, gusto namin kunin yung baby. Oo. Kasi may karapatan kami. Sabi naman itong si Wemby, teka muna, mas may karapatan ako nanay. Base dun sa pagkikipag-usap natin sa DSWD, kasi short na tayo sa oras, ang meron talagang karapatan, una sa lahat, is the biological mother. Sa next line of succession,
kapag hindi na kakayanin ng biological mother yung pag-aruga sa bata, papasok ngayon yung maternal grandmother. Mm-hmm. Meaning si nanay ni Wendy. Ni Wendy. Ngayon, andito sila para magkaharap. Hopefully, maayos natin yung problema. Magkaalamanan. Magandang hapon po, Nanay Arian Hirakawa, nanay ni David Olympia. Good afternoon David, po. Good afternoon din po. Magandang hapon sa iyo, Miss Wendy Correa. Salamat sa pagpunta. Magandang hapon din po. Right. So, nung last time nandito kayo, David and Nanay Arian, gusto niyo pumakuha yung baby. Yes. Sana magkaroon kayo ng karapatan. Opo. Okay. Ano bang sagot, kasagutan niyo, Wendy, ma'am? Ayaw mo? Ano po, sa akin po kasi hindi naman, ano po, willing naman po ako na, ano, na ibigay po yung, ano, yung buong karapatan po ng side nila. Kasi una po sa lahat, sila din po yung tumutulong para mabawi yung bata. Hindi naman, hindi po ako yung against sa, kung sa, yun sa akin lang po mapupunta yung bata, yung tatanggalan ko ng custody yung tatay, hindi po. Sa akin po, magkaroon lang po talaga ng maayos na agreement. Okay, teka muna. Okay. So, isusurrender mo na yung iyong karapatan, iwi-waive mo in favor of David, yung biological father. Not totally bibigay yung... Ibig sabihin yung custody, ha, mapupunta kay David. Pero bigyan ka lang ng karapatan na madalaw-dalaw mo yung mata. Opo. At mahiram. Opo. Pero yung custody, meaning yung baby ninyo, ni David, mag-stay kay David. Opo. Okay. Aba na, namumula-mula ng mata mo. Nanay Arian, bakit naluluha kayo? Ano yun, Tears of Joy ho ba yan? Kasi uwi na ako tomorrow. Ano po? Paalis na ako tomorrow. Oh, pumunta kayo dyan, here, yes, from Japan, dahil nandito. Okay. Hindi ko in-expect na maaayos to before I leave. Akala ko wala na talaga. So, sobrang good news po ito. Kumbaga, mission accomplished. Hindi thank na sa akin pagpunta nyo rito. Thank you po talaga. Oh. Oh, ikaw naman, naiyak ka rin. Wendy, mag-iyak ka na kayo dito. Ang hindi lang na umiyak, itong tatay. Ba't walang reaksyon itong si David? Anyway, Wendy, eh bakit ngayon, all of a sudden, gusto mo na isurrender kay David yung baby? Kasi nung last time mag-usap tayo, ayaw mo, gusto mong panindigan na dapat sa iyo o dilikay sa nanay mo. Kasi po, kahit anong mangyari, ako pa rin po yung nagkamali. Ikaw nagkamali. Bakit mo nasabi nagkamali ka? Basta-basta po ako nag-desisyon na. Hindi ko iniisip yung magiging result. Mas madaming mahihirapan. Pero teka muna, bago ang lahat, humahanga ako sa'yo. Kung ano man yung pagkakamali mo na sinasabi mo, pag-usapan natin later. Pero for now, ako ay humahanga sa iyo. Bakit ako humahanga sa iyo? Bakit ako humahanga? Dahil sa iyong katapangan. Sapagkat sa kabila nung challenges na kinakaharap mo at that time nung nagdadalang tao ka, kasama na doon yung pag-uudyok ng iyong boyfriend na ilaglag yung baby, nanindigan ka na huwag ilaglag si baby. Tama? Hindi ka pumayag. Hindi po. Dahil doon, napakataas ng respeto ko sa'yo. However, nung ibinenta mo yung bata, medyo, yun, meron kang nagawang pagkakamali. Yun ba yung sinasabi mo, yung pagkakamali mo, yung pagbenta mo sa bata? Okay, ba't mo nga na pala nabenta yung bata? Ibinenta, tapos sa online pa sa hindi mo kaano-ano, hindi mo kakilala. From out of the blue, in-advertise mo sa internet? Ano po kasi, sobrang gulong-gulo po yung utak ko. Hindi, sa akin po kasi, hindi siya intentional na binenta. Naghanap lang po ng taong talagang kaya siyang suportahan sa lahat. Kasi, sa side ko, si mama at papa po, nung nalaman na nagbuntis ako, sobra po silang na-disappoint. Si papa kahit di siya nagsasalita, nararamdaman ko po sa kanya na yung disappointment. Tapos ganun din po si mama. Sobrang gulong-gulo na po yung isip ko kasi sa side ko tapos yung kay Dave po. Okay, bakit mo wini-wave yung karapatan din ng iyong
parents. Kasi sa line of succession, kapag ayaw mo, hindi mo kaya, pwede mong ipasa sa parents mo. Matanda na po kasi si mama at si papa po. So, ah, okay. Yung mama ko po kasi senior na. Senior citizens na sila. So, ayaw mo nang maging pabigat pa. Pero ano? Itong baby na alagaan nila, may problema pa sila. Hindi naman po sa yung, hindi naman po ano, word na pabigat. Parang ano po kasi, si papa po. Sorry, if I use the wrong word, I apologize. Si, kumbaga parang ayaw mo na silang bigyan pa ng problema. Opo. Si papa po, mag-alaga sa baby. Nagsalita na po siya, willing naman daw po siyang mag-alaga. Pero kasi yun sa side ni mama, hindi ko po mabibigay yung assurance. Okay. So, iniintindi mo rin yung kanilang sitwasyon. Opo. Dahil sa kanilang age, baka mahirapan sila mag-alaga sa bata. Yung bang gusto mo sabihin? Opo. Okay, sorry yung nasabi ko kanina na mabigat. Okay, hindi nga talaga dapat mapagbigat. In fact, sa mga lolo't lola, gustong-gusto nila meron silang nag-aapo. Pero si Wenby, meron kasi siyang kinukonsider. Yun nga yung katandaan na nung kanyang parents. Oh, kasi 5 months old, medyo mahirap na nga sa, yes, sa age ng mga magulang. Napaka maselan mag-alaga ng mga newborn. Yes. At marami mga requirements siya. Nandiyan yung gigising ka sa madaling araw. Mm-mm. Nandiyan yung matataranta ka kapag umiiyak at ayaw tumigil. Kapag may sakit. Naku, pag mga ganyang baby, mahirap. So, gusto mong maalis na yung problema yun sa iyong mga parents. Kaya ipapaubaya mo na kay David. And now, you did the right thing. She did the right thing. However, meron akong katanungan dito. Ma'am Arian. Yes. Ikaw ay pupunta ng Japan. So, maiiwan dito yung baby sa iyong anak. Now, David, ikaw mag-alaga sa baby. Paano maalagaan? Number one, meron ka bang trabaho? Naghahanap pa lang po ako ng trabaho. Kasi Sos, Mario Joseph. Kaka-graduate ko pa lang po kasi kaya po naghahanap pa. So, paano mabuhayin yung baby kung walang trabaho? Kay nanay? I'm willing to help him out. Good, good. Now, pangalawa, sino mag-alaga? Kukuha ka ng kasambahay or... Siyempre, gusto nung malaman ni ano ni Wenby paano yung, paano pag-aalaga sa baby. Yung mga kapatid habang nandito po siya, sabihin natin, we have to be transparent. So paano mo aalagaan si baby? David, ma'am, siya ang pasagutin okay natin, ma'am. Kasi tatay na po siya, di ba? Bali po nagkasundo po kami ng kapatid ko po na sumunod po sa akin. Kapatid mo lalaki, babae? Babae po. Okay, good. Kasi po ilang taon yung kapatid mo babae? 18 po. 18. All right. So, ano na pagkasunduan niyo ng kapatid mo babae? May trabaho na rin po kasi siya. Bali po, parang pagkapapasok pa po ako, siya po muna mag-aalaga. Kasi pagpauwi po ako, papasok siya. Yun po, parang salit-salit po kami. Ah, okay. So, at least dalawa. Palit-palitan mag-aalaga. Isang babae na kapatid niya, siya lalaki, father. And then, sa financial support, si mother. Maraming pera si mother. Siyempre, Japan. Of lapad. Course. Lapad. Lapad. Di ba? O, napatawa si... ang Wenby. So, ibig sabihin, eh, walang problema financial at saka yung physical na pag-aaruga sa mga bata. Dalawang tao. Wala ako nakikita problema rito pala. Kung ganun, maganda nga ito. Sabi ko sa umpisa pa lang, good news to. May gusto kang sabihin, Wenby? Ganun. Isang tanong na lamang, David. Natanong ko na ito noon, pero doon sa mga ngayon lang nakarinig sa kwentong ito, kasong ito. Bakit kasi nung una, ninervyos ka at gusto ipalaglag yung baby? So, anong guarantee this time around, baka mamaya eh, pag itong si baby nagkaroon ng sakit at nagkaroon ng mga bagay-bagay na magiging stressful sa iyo dahil bago ka lang sa ganitong sitwasyon, mag-alaga ng baby, baka mataranta ka, bigla mo ipamigay. Hindi kasi po. Nung una, taranta ka, gusto mo i-abort. Ngayon, anong guarantee na this time around, ready ka na mag-alaga ng baby? Anong guarantee? Nung una po kasi talaga, hindi ko po kasi alam kung paano po sasabihin sa mama ko po, kaya po ganun po yung naging desisyon ko po kasi po nagsisimula pa lang po ako. Eh, nagbalik-aral po ako para po maayos ulit yung buhay ko po eh. Tapos ganun po nung nalaman ko po, para na-pressure din po ako ng sobra. Ah, okay, nagpanik ka at natakot ka rin baka, ayun, si mami mo. Pagalitan ka. Okay. So, good news pala ito. Pwede kayo magkamayan. For all time's sake. Siyempre, ikaw si lalaki, ikaw lalapit kay magpasalamat ka. Unlock itong bagay na ginawa mo, lalo kay nanay mo. Of course, siya. Kasi pwede mo niyang ipagdamot as the biological mother. Kasi pag sinabi niya,
David and Nanay Arian, FYI, pag sinabi ni Wendy, no, wala kayong magagawa. Alam niyo po yun. Yes. Pero ito, sinabi niya, yes, kusa, ang galing sa kanya na isusurrender. Sige. At full custody pa. Full custody. Mm. Napitan mo yung ex-girlfriend mo. Diba? Sige. Eh, hindi, for all time's sake, para pasalamat. Pasalamat ka. Shake hands lang. Wala bang hug? So, Mario Jose, bear, hug. Dati naman kayong mag-sweetheart. Yan. Wala na bang pag-asa na kayong dalawa ay magkabalikan? Alang-alang sa baby? Tanong ko lamang yan. Siyempre, hindi ko kayo pipilitin. Decision niya. Mami, ba't ka naiyak nung tinanong ko yun? No, actually, kasi hindi ako galit sa kanya. Sinabi ko nga sa anak ko na I forgave her but I cannot forget. Pero kung the way na matatanggap ko ng buong-buo yung apo ko is matanggap ko din siya. Ma'am, sorry, mama. I have to cut you off. Ma'am, sorry. Papagalitan kita, madam. Yes. You don't blame Wendy. Never, ever again. I don't want to hear that. Na sinasabi mong mapapatawad mo siya. Ang dapat, ma'am, pagsasabihin mo yung katabi mo, mapapatawad. No, no, no. First and foremost, si David. Kasi, ma'am, kung sumunod lang siya sa kagustuhan ng anak mo, wala ka sanang apo ngayon. Remember that. Kung sinunod lang niya, kasi sabi ng apo mo, i-abort mo yan, ilaglag mo yan, sabi niya, no. So, ang una mong sisihin, yung anak mo. Kasi kung sinunod niya yung anak mo, walang apo. Right? Ang mali lang niya, nung pinanganak na yung baby, nataranta siya tulad sa nangyari sa anak mo, ibinenta niya. Okay? Pero wag ho kayo magsama ng loob sa kanya. Wag. Itatak niyo po yan sa... Wala naman ako sama ng loob. Wala po talaga. In fact, kayo po, from now on, habang buhay, magpapasalamat kay Wendy. Pwede, ma'am? Yes. Okay. So, ikaw naman, Wendy, dahil siyempre siya ay mas nakakatanda, pwede mo siyang lapitan at ihag mo si ma'am. Oo, para magkaayos lahat, diba? Diba? For the sake of the baby. For the baby. Ayun. Diba? Maganda tingnan. Mm-mm. At least maayos na kayo kasi para sa bata na lang. Ano? Ito'y para sa baby. Mm-mm. Nasaan ngayon baby na? Ah, nasa DSWD. Nasa, oo, DSWD. Sa Region 3. Yeah, mapapabilis yung proseso kasi nung last time mag-usap tayo sa makipag-usap sa mga taga-DSWD, ang sinabi nila, we will conduct an assessment kung sino ba sa dalawa ang karapat-dapat kasi ano eh, nag-aawayan eh, naglalabanan eh. Ngayon, hindi na. Hindi na mag-aaway, hindi na nag-aaway. Sabi niya, we-waive na niyang rights niya para dito sa kay David, mapapabilis. Siguro in black and white na lang para mas... Bahala na yung DSWD Region 3. Wendy, ang gagawin mo, sasamahan ka namin, pupunta ka doon sa MSWD, yung sinabi mo dito ngayon, may mga pipirma kang dokumento, at syempre, pupunta ka rin doon, David, siguro si nanay din, nice, sa paaking palagay lang, gagawa ka siguro ng kasulatan na financial support, magbibigay ka sa baby dahil walang trabaho itong anak mo, di ba? Opo. Okay. Good news, palakpakan natin direct silang lahat. All is well that ends well. Unang-una, nais kong palakpakan si Wendy. Wendy, huwag mo sinisisi ang sarili mo. Tama na yung sinabi mo, nagkamali ka, pero do not blame yourself anymore for the sins of the past. Tapos na yun. Yung kasalanan mo, katiting lang yun. Ang importante yung binuhay mo yung baby at hindi mo nilaglag. Yun, kadakilaan yung ginawa mo doon. Okay? Salamat sa iyo. Thank you din po. David, salamat sa pagpunta. Ma'am Arian. Thank you. Si Ma'am Arian, kanina ka pa umiyak. Hindi ka dapat, huwag ka na umiyak. Masaya ka na dapat. Tears of joy po yan? Yes. Ah, okay. Sige. Congratulations po. Thank you po. Thank you. Naayos yung problema. Maganda hapon. Ayun. Ang sarap tingnan, ano? Okay yes. Na silang lahat. Yes. Kaya, at thank you rin sa mga taga-DSWD. Ah, ito na pala. Sandali, ma'am. Miss Girly Pinarok, Head Community-Based Program, DSWD, Region 3. Ma'am? Ma'am Girly? Yes, sir. Ma'am, alam niyo na po itong kaso, ano? Na... Yes, sir. Ako rin po yung kausap niyo po noon, sir. Yes, okay. Ma'am, ito pong si biological mother,
kusang loob na po niya, iwiniwave yung kanyang rights sa kustudiya ng bata. Gusto niya po na ipasa na lang po sa biological father para sa kanya, kasi may kakayahan si biological father na mas mapapabuti at pag-aalaga sa kanilang baby, sapagkat nandiyan naman pala yung si mother ni father ni David, yung tatay, dahil magbibigay ng full financial support. So, wala na hong custody battle dito. So, ang tama ho ba ang pagkasabi ko, pupunta lang sila pareho dyan sa inyo at magpirmahan na lang, ma'am? Ay, hindi ho pirmahan, sir, kasi ho, dahil naging case nga po ito na nai-report na po namin sa central office. Apa. So, aware po ang central office about this illegal placement po ng child. Apa. So, ngayon po, based po sa napag-usapan ho namin kanina, hindi ko alam kung sino nakausap po namin from sa TV5 po, apa, na kung gusto po nila, pupunta po sila sa regional office para kung mag-usap-usap po kami with our division chief and the director. Opo, ma'am. At saka po, i-invite po namin ng central office about para po dito sa case na to. Okay, sige po. Hindi ko kasi biro, sir, na ano lang po eh, na tinurn over ho sa amin. Lawyer din po kasi yung nag-turn over. I know. Pero ang sinasabi ko po dito, dahil yung mother po, hindi niya po kinokontest yung kagustuhan nung father na mapunta sa kanyang baby, ang baby. So mas mapapabilis na po to kahit ano pong klaseng gagawin po investigasyon, pag-uusap and all. In the end, dahil po yun ang kagustuhan ng mother at hindi niya po kinokontest at capable naman yung father na mag-alaga, most likely mapupunta po sa father. Yun po ang pinupunto ko dito kanina. Ano po? Anyway, mag-uusap-usap pa rin po sa DSWD. Ano po sa inyong tanggapan? Opo. First po dapat, mag-report po sila sa regional office po ng Region 4A. Nakakasako po ng... Yan nga po ang sinasabi kanina. Yan nga po, sabi ko, sasamahan po namin sila kung saan po, sa opisina nyo, sa Region 4A, para doon po magkaharap-harap, kasama po kayo. 4A ho muna ho, para ma-determine nga, kasi nga ho, doon po nangyari po eh. Yes, ma'am. And yes, ma'am. For information po, kasi pinapatawag din po kami ng Central Office, ma'am, on May 3, opo, para ho with the meeting with the NBI. Okay. Saka po kami, DSWD Region 3, dahil ilang cases na po dito kasi sa Region 3 ang naka... kuha po ng bata through that website po. Sige po. Kaya sige ho, pinapatawag din po kami by May 3 for a case conference po. Sige po, magko-cooperate naman po sila. They're more than happy and willing to cooperate. Opo, with pero sa ngayon po, DSWD Region 3 lang po muna po pini-invite po ng Central Office. Sige po, sige po. Kung saan po sila kailangan mag-report, doon po sila mag-report. Although kanina po, mas maganda po, i-advise na lang muna po na pumunta po sa regional po. 4A po. Sige po. Ganun lang po. Para ho, at least, ma-aware po ang 4A na meron na po yung case na yes, kanya. Ma'am. Salamat po. Saka sila rin mag-determine ho kasi yung kanyang opo, as a mother. Opo. Kasi nga po, accordingly, sabi po nung guardian, wala naman hong iniwan na document na sige po, siya po yung nanay. At from the hospital po kasi ito eh, diretso po. Sige po. Opo. Sige yung placement. Sige po. Salamat po. Kaya hindi ho namin alam kung sino po yung nakaregister po dun sa hospital. Opo. Kung siya po yung nagbigay ng pa, opo, siya po yung nanganak po sa hospital or yung guardian po. Hindi ho namin alam. Wala ho kaming data about okay, that po. Okay. Sige po, ma'am. Salamat po, okay, madam, ha. Maganda hapon. Sige po. Alright. Sige. Okay na po yan. Okay na po yan. Trust me. Kasi hindi naman ho siya pumapala. So, syempre, merong gagawin pong mapag-iimbestiga. Kailangan naman po yung proseso, especially the fact na yung bata ay napunta sa Japan, kaya involved po yung NBI. In the end, mapupunta rin talaga sa iyan, David. Kasi nga, hindi pumapalag si Wenbe bagkos kusa niya isinusurrender yung kanyang karapatan sa custody ng bata para in favor of you. Okay? Okay na yan. Sasamahan thank po namin po kayo kahit saan makarating. Thank you. Maganda hapon po sa inyong dalawa. Thank you po. Okay. At isa pang face-to-face. Okay. Newsbreak muna. Newsbreak muna. Sige. Alright. Basahin mo muna yung number. Pala natin ulit yung sa survey natin kung sino iboboto nila sa pagkasenador sa 2019. Ito po ang number to text. Ha? Text lang po talaga. Huwag pong tatawag. 0908-878-8536. Kung mapapansin nyo po, wala kaming binabanggit na mga pangalan. Kayo na humbala. Bahala. Kung sino pong sabihin nyo, isusulat po namin yun. Diba? Pero siyempre, seryoso po ito, wag ho yung gawin yung kengkoyan at maglalagay-lagay kayo ng mga pangalan, suntok sa buwan. Mga imposible, lagay nyo si Superman, Batman, wag naman. Basta yung meaning, yung seryoso po mga pangalan na sa palagay ninyo, karapat-dapat na mapunta sa Senado sa 2019, yun na pupusuan nyo. Uh-oh. Whether siya po ay nagdeklara na o hindi pa, or nagpaparamdam na, whatever. Sige po. 0908-878-8536. Okay.
Alright, at kami po ay magbabalik samantala. Bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoring ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cell Boy is our boy. At ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay anas at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At isa pong malagang paalala mula sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at tinihingi ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito kahit po kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit anong banko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer. Proteksyonan niyo po ang inyong account. Huwag tayo maging biktima ng bank fraud. Yan po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. Samantala mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan, ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:29 ng hapon na itong organic acai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink, tunay na lakas. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline 0920-585-8415. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:29 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Labag sa batas ang paglalabas noon ng Watchlist Order o WLO ng Department of Justice laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa desisyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema pagkatapos ng kanilang debate sa usapin sa lungsod ng Baguio, unconstitutional at walang kapangyarihan ng DOJ na maglabas ng WLO.
Una rito, kinwestiyon sa SC ni Arroyo ang nilabas na nooy Justice Secretary at ngayon Senator Laila De Lima na WLO laban sa kanya. Magugunita na pinigil noon ni De Lima si Arroyo na makaalisa na iya upang magpagamot gamit ang kanyang inilabas na WLO. Sa ilalim ng WLO, napipigilan ng DOJ na makapag-abroad ang isang individual na may kinahaharap na kaso. 2011, napigilan ng SC ang WLO at naglabas ng temporary restraining order sa kapangyarihan ng DOJ. Philippine Standard Time, 2:30 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na! Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang oras, 2:31 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na! Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ang City o Carne Norte, kesado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipagsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng ma'am na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayo mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane, the only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane, the cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country.
Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Construction worker na? Tricycle driver pa? Order! Waiter na? Estudyante pa? Gym instructor na, tapos nurse pa. Coco Martin po, saludo sa mga doble kayod para sa pamilya. Para sa inyo, Cobra Energy Drink, kargado ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol. Para ang sipag nyo, may kasanggang Cobra, ang lakas ng masipag. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang, SRP. Cobra Red, 12 pesos lang, SRP. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Ito po ulit ang number na dapat nyong i-text. Text lang ha, huwag tatawag. 0908-878-8536. Ang tanong, sino po ang gusto nyong maging senador sa 2019? Wala po kaming babanggitin pangalan. Kayo naman bahala. Siyempre, meron dyan yung nababalitaan nyo na may intensyon. Meron dyan yung nagpaparandam. Meron dyan, ano bang tawag na? Ini-endorso na? Ah, oo. May mga diba? Ganon. Yung mga ganon? Okay. So far, meron na po kami mga numero dito, pero hindi pa muna namin babanggitin. However, gusto ko lang i-remind sa mga nag-text, yung mga hindi re-electionist, tinanggal natin. Ah, oo. Diba? Tama. Halimbawa, si Senator Manny Pacquiao, re-election siya eh. Sayang, andami pa man din niyang boto. Di ba si Senator Manny Pacquiao, hindi siya re-electionist? Hindi, kasi top ano siya eh. Oh, wala siya eh. Hindi siya re-electionist. Kaya 6 years term na. Si Tito Soto ba, Senator Soto, re-electionist? May verify. Okay. Sige. Alright. So ganun ba yun? Pag top, ano ka? Oo, pag kasama ka doon sa top 12 ba yun? Or top 6, ano ka? Ang term mo 6 years. Oo, 6 years ang term. Eh, pag wala ka sa top 12, 2 years ka lang. Oo, parang ganun. Kaya you have to... Ah, okay. Uh-oh. Sige. Run again, parang ganun. Yun ang... Alright, sige. Okay. Mamaya na natin basahin yung... Oo, kasi... Yes. Medyo ano talaga, result. No? Oo. 0908-878-8536. Alright. Good news muna tayo. Good news muna tayo? Sige, good news. Sige, papasukin na natin. Good news ba? Sa ating sulaan ng bayan, ano bang unahin? Ah, sige. Ah, ito muna, face to face. Ito yung sinabi natin kanina. Okay, etong si Ramil Enciso at Estelita Enciso andito. Sige, papasukin na natin para ireklamo nila yung barangay chairman dahil daw po sa hindi daw sila inaaksyonan sa kanilang mga reklamo sa kanilang mga kapitbahay at reklamo din nila ang kanilang kapitbahay sa kanilang lugar. Okay. So harapan ito. Sige. Etong nasa kaliwa natin, si Ramil at Estelita Enciso. Kayo ho'y mag-asawa. Apo. Okay. At ang mga nireklamo nilang kapitbahay, si nasaan ang mga nireklamo kapitbahay? Judy Molina. Pasok po. Teresita Belen. Baltazar Flores. At marami pa iba. Marami sila. Okay. Ayun. Ba, marami-rami itong nireklamo. Oh, ba't ang dami nila? 1, 2, 3, 4. So, mag-asawa versus kapitbahay. Mga kapitbahay. Uy, bago ito ah. At nasa gitna, si Chairman. Chairman Sherwin Cuevillas. Siya ay inireklamo din. Sige, magsalita muna itong nagreklamo. Si Mr. and Mrs. Enciso. Sino magsasalita sa inyo? Si Mrs.? Ako po. Mrs., anong reklamo nyo rito? Kasi po, noong 2016 po, nagsabi po ako kay Kapitan, hindi po muna ako pumunta dito sa Channel 5. Nakikita po namin yung daanan po namin talaga. Marami po nakabarandal mga sasakyan. Isinabi ko po yun sa kanya, hindi po siya umaaksyon. Isang linggo po ako pabalik-balik sa barangay, sa kung saan-saan, sa munisipyo. Binabaliwala ano na po yung mga sasakyan na ka? Yung mga nakabarandal po sa may daanan ng tao. Ngayon po... So, nagiging sagabal po? Sa daanan. Sa daanan ninyo? Sa right daanan ninyo, po. Or sa... Sa tao po lahat mismo kasi yung po pinakadaanan lahat ng mga nakatira. Sa daloy ng trapiko? Doon po sa kalye. Sa barangay? Sa kalye okay. Po. Okay, so hindi lang po sa inyo? Opo. Kundi para sa lahat? Opo, sa lahat po yun. Okay. Ngayon po, hindi po inaksyonan ni Kapitan. Nagpunta po ako dito dahil hindi niya po kami inaksyonan. Binigay ko po sa kanya yung letter. Pagpasok ko po sa... Anong kalye po ito? Barangay Banaba, San Mateo Rizal. Pero yung... North Libis. Pero yung street po, na kung saan nakabalando yung mga... Doon po mismo sa mga daanan ng mga tao doon sa amin, papasok sa mga looban-looban. Anong street halimbawa po? Ano po, ang... Alam na po ni Chairman yun? Opo. At tsaka po, alam po ni Kapitan, dahil dalawang beses niya pinababa yung barangay, hindi naman masasobra bang ano ng mga barangay pabalik-balik. Okay. Sige ma'am, para mapabilis tayo. Ano? Apo. Kunti lang oras natin. Apo. So,
Hindi po na-action na ni... Ano? Sila ho bang nireklamo nyo? Sila ba yung mga... Si Kapitan po ang nireklamo ko po dito. Bakit nandito yung mga kapitbahay? Ewan ko po sa kanila okay. po. Bakit po kayo nandito? Ito mga kapitbahay. Marami po kayo. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Kami po yung kapitbahay na... Kapitbahay po ng tita ko yan. Nireklamo okay. po na... Kapitbahay ko rin po kasi doon din po ako nakatira. Okay. Pipetition po namin sa sir. Kasi, ipipetition nyo opo, siya? Opo. Bakit? Nanggugulo po sa lugar namin, sir. Oh, bakit po nanggugulo? Ba't nyo po nasabi nanggugulo? Nanggugulo? Kasi ano po, lagi po siyang nagwawala dun sa amin. Pag pupunta po ako sa bahay ng tita ko, sinisigawan niya po ako. Minumura niya po ako. Ang pangit ko daw po, ang baho daw po ng ano ko. Oy. Yung ganun po yung mga okay, words niya. Okay. Sige po. Opo. Alam na po natin yun. Ganun po yung mga words niya, sir. Alright. Malaswa siya. Opo. Bakit? Sa palagay niyo po, ma'am, huwag niyo po muna sagutin, Mrs. Enciso, ano? Sa palagay niyo po, kayo po ay si Judy, ma'am. Opo, Judy. Ano ang dahilan? Bakit po kayo palagi niyang inaaway? Hindi ko po alam sa kanya, sir. Hindi ba kayo nagkaroon ng alitan? Hindi ko po siya kilala, sir. Kasi sa tita ko, pupunta lang po ako doon. Tumutulong ako minsan magtinda. Okay, alam ko na. Opo. Baka naman ikaw yung may dala ng sasakyan na nakaharang. Ay, hindi po. Wala pong nakaharang na sasakyan doon sa lugar niya kasi pag nakaharang po doon, pinapaalis niya. Lalabas daw po yung motor niya. Wala pong nakaharang yan doon, sir. Okay, basta pinapagalitan ka lang niya, inaaway ka opo, lang niya. Opo, pag nakikita niya po ako, sir, kung saan, bawa dadaan po kami ng asawa ko nakamotor, sisigawan niya ako, ang pangit mo. Ginaganon po ako niyan, sir. Ang kapal ng mukha mo, gaganon po ako niyan, sir. Mrs. Enciso, pipitisyon ka rin ito mga kapitbahay mo. Sir, ganito sante, po. Ma'am, unahin mo natin dito si Ma'am Judy. Eh, bakit po nang gagaliiti kayo sa kanya at sa kanya, Mr. Tuwing nakikita nyo siya? Hindi po, kasi po ganito ma'am, yun. Ma'am, sagutin nyo lang po. Yung hindi po ako nagagalit sa kanya, sir. Bakit yung po daw siya minumura? Hindi ko po siya minumura, sir. Tuwing pupunta po siya sa tiyahe niya, lagi siya nakairap sa amin, pinapakyuhan niya kami. Ultim mo po yung bata ko na... 10 years old, pinapakyuhan niya. Nagkaroon po kami ng pag-aharap. Ito po na, nakunan po namin siya. Sobrang takot ang bata. May medical po kami sa kanya. Ako yun? Ayan po siya. Sigurado ayan po ka? Yung medical ng bata. Ito po yung huwag kang gumawa nung, ng peke. Mahilig ka kasi. Nung 15 lang ng April. Okay, ngayon sige, lang sige. Po. So, meron kang issue dito kay Judy Molina. Hindi ko po, sir, kilala yan. Okay, ito namang iba nandito. Kaya naman po. Ma'am Teresita, ano naman po issue nyo dito kay Mrs. Enciso? Magkatapat po kami ng bahay. Minsan, nagsasalita sa akin ng Huwag kang magsalita ng babaho ano. Daw namin. Kasi okay. Kami ma'am, po, wala ho kami. Ma'am, I have to warn you. Huwag ho kayo maggamit ng salitang malaswa. Okay? Kasi sabi, ano, wala okay. ho kaming nawasa na sa bahay namin eh. Kaya parang yun ang inaano niya sa amin. Okay. Kaya ano. So, pati ho kayo inaaway. Anong dahilan sa palagay nyo? Ano po, minsan nag-away na ho kami niyan, kaya lang hindi ko pinabarangay. Tapos, bakit po kayo nag-away? Anong pinag-away niyo? Hindi ho, yung pinto namin, bigla hong pagpasok ko, talagang nagbabalik. Nagdadabog nababalibag. Siya? Sabi niya, nagdadabog daw ako. Okay. Tapos, So, Mrs. Enciso, okay. Isa pang kapitbahay, inaaway mo na naman. Hindi po, kasi ganito po yun. Yung anak niya pong panganay may gusto sa akin. Teka muna. Whoa. Excuse me. Ma'am, excuse me. Ma'am, gusto ko. Ma'am, I would like to remind you na katabi mo si Mister. Opo. Baka mamaya. Alam po niya, sinabi ko po sa kanya. Ha, may crush sa'yo. Opo. Yung ano niya? Opo, yung anak niyang panganay. Ngayon po. Ilan taon yung anak mong panganay? Bakit yung po nasabi may crush yung kasi anak ng panganay? Kasi po, nagtetext sa akin. Sinabi ko naman po sa asawa ko para hindi kami mag-away. Oh. Tapos, sabi ng asawa ko, bahala sa buhay niya, nasa sayo naman niya kung tatanggapin mo o hindi. Okay. Di, ayun na nga po. Okay, sige, simula, anyway. Nagalit po siya sa akin na hindi ko na po kami nagkapansinan ng okay. anak niya, tsaka siya, doon niya na po ako sinilip right. na so, sinilip. So, ang depensa mo doon, kasi may crush opo. Sa'yo yung anak ng panganay. Ito naman isa, itong si tatay naman. O itong lalaki naman. Ako po si Ramon Ramirez po. Si Mr. Ramon Ramirez. Yes. Opo. Ano naman po issue nyo dito kay Mrs. Enciso? Reklamo ko lang ko yan, sir. Ako binabantahan ko yan na mag-ingat ako sa kanya. Mag-ano po? Mag-ingat. Mag-ingat. Mag-ingat kasi ako binabantahan niya. Kung makikita ako niya, minumura ako. Sabi again, putang ina mo. Oh, wag na bigyan mo microphone. Alis na. Sorry. Wala na. Tapos na, sir. Tapos na, sir. End of story para kay sir. So, ma'am, ano naman po issue niyo dito kay sir? Binabantahan niyo raw. Ano naman yung hindi po, sir. Nung
April po yon, lasing na lasing siya, alas 10 ng gabi. Okay. Nag-file kami sa barangay, nagpa-blatter kami para patawag namin siya. Bakit niyo po siya patawag? Kasi lasing na lasing siya, binabalibag niya yung gate namin, pinuntahan naman siya ng barangay Tanod, lasing na lasing. Sabi, bukas na lang natin kausapin okay, siya. Sige. Alright, sige, okay. Lasing na lasing siya, inireklamo niyo sa barangay. Yung sumunod namin, yung naka-headband. Ma'am, kayo naman po. Ako? Anong reklamo niyo po? Lapit po sa mikropono. No. Kayo naman po, nag-away kayo naman. Nag-away ang asawa. Nag-away sila dati nang nakasagutan sila ng asawa ko. Mister nyo? Oo, mister ko. Pero sinasaway namin yung asawa ko. Ngayon, lumabas yung anak ko, pinapatigil yan. Tapos, yung anak niya nakatambay dyan, hinahamon ng anak ko na mag-away. Okay. So, Ms. Enciso, ano naman po itong allegation naman, itong, ano pangalan niyo po ma'am? Ruby Candari. Si Mrs. Ruby Candari, na yung mister naman daw niya, inaaway mo. Hindi po. Ganito po ano yun. Ano naman yung sagot niyo doon? Hindi po, ganito po yun. Hindi ko po inaaway ang asawa niya, kundi si Manlito po, nakakabit yung metro ng bahay namin. Hindi naman niya bahay. Sumagot ang asawa niya, patanggal mo na yung metro okay, na yan. Basta wala pong murahan ha. Patanggal mo na yung metro na yan kasi hindi naman sa kanya nakalagay yung metro. Bahay ko daw po. Sabi okay. ko naman sa asawa niya, Kuya, ba't nakikialam ka? Hindi mo naman bahay yan. Bahay yan ni Kuya Lito at pinayagan niya ang Meralco magkabit ng metro dyan. Dahil anim na okay. taon na nakalagay ang metro sige. Dyan. So may sagot palagi si Mrs. Sa metro. Okay, ito naman itong sa nakasalamin, nakatayo muna. Kayo naman po, ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Victoria Del Rosario ma'am po. Ma'am Victoria, ano naman po issue niyo kay ako Mrs. naman po, yung akin na po, hinawakan niya po sa braso nung time po na nung nagalit babae, lalaki po po niyo? Lalaki po. Ilang taon po? Magsi-16 po. Hinawakan niya sa braso? Opo, hinawakan po niya hanggang sa makarating po sa may half court. Ako naman po na lola, nakita ko po. Okay. Sabi ko, bakit mukha ko hinahawakan ang kapo ko? Sa anong dahilan? Opo. Sabi niya, tinatanong lang daw niya dahil sabi, nakungusta na daw po yung kapo ko. Okay. Yung ipinagtatanggol po niya na anak niya, eh pamilyado po at may anak na. Ang sabi ko, hindi ganyan. Andito ang lola. Yung andito anak niya ka... po na pinagtatanggol niya, ano po yung babae yung... lalaki? Lalaki po, may asawa po, may anak na po yun. Ngayon po ako, siyempre kumo po, high blood naman po ako, nagalit po ako sa kanya. Hindi ganyan. At saka tita papatulan ng ugali mukha ko lahat. Maso away mga anak. Hindi naman po, hindi away. Ang pinagalit ko po sa kanya, sir, yung kinapitan niya po sa braso ang apo ko. Andun lang po akong lola. Dapat ako po sana ang tinanong niya. Dapat yung apo mo, pagsabihan mo. Ganun po okay, sana. Ay, hindi no? po. Ang ginawa ko po, nagalit po ako sa kanya. Kaya sabi ko po sa kanya. Wala mikropono. Okay. Okay, Mrs. Enciso, hinawakan niyo na po sa braso yung kanyang 16 years old na apo. Hindi po. Kasi po, yung batang lalaki na yon sa akin po yung laging gumagawa doon, nauutos-utusan ko yung apo niya. Ang sabi ko lang po sa kanya, bakit kayo nagkasagutan ng anak ko? Sabi ko, hindi mo ba alam pag nawawalan kayo ng pambili ng bigas na mismo nanay mo sa akin nakakalapit? Kung anong pag-uusapan nyo, bakit hindi mo ko kinausap? Lumapit sa akin yung asawa niyan. Pero ma'am, ang tanong, bakit nga po kailan hawakan mo sa braso at kaladkarin mo yung kanyang 16 years old? Ay, hindi ko po kinaladkad, kundi... Sinabi ko lang, boy, sa uulitin, huwag kayo magtalo ng anak. Kinalabit mo lang? Kinalabit ko hindi lang mo po. Hinawakan. Hindi po, kinalabit ko po. Okay, tapos, pumunta po yung asawa niya. Sabi niya, Marge, alam mo, tapos na yan. Huwag mo nang pansinin okay. ang asawa ko kasi yung asawa ko high blood. Okay, sige, ngayon, sige, okay. So, hinawakan mo lang at, opo. At maayos yung pakiusap opo. Mo. Okay, ito naman last, but at least, si Lola. Ako po si Baltasara Flores. Ay, magkatapat yung bahay namin. Tatlong buwan pa lang siya nakalipat dyan sa bahay namin, sa tapat namin. Opo. Tuwing may bibili, dinuduro-duro niya ako. At binantaan niya ako yan, pasabugin yung ulo ko. At Ooh. Saka lagi niya sinasabi, ikaw matanda ka, matagal ka pang mamatay. Yun ang parang sinabi niya mamatay sa akin. Ka na? Opo. Okay, Mrs. Enciso. Ito, bago na naman. Eh, binantaan mo rin at dinuduro-duro mo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan, Sir Robby. Kasi po, ito po ang katibayan galing kami sa korte ng asawa niya. Ito po, ito korte po to. Yung asawa niya, nang bastos sa akin noong 2007. Dapat po kayo binastos ng mister niya? Nakialam po siya sa metro, nakalagay nga po yung dati. Metro na naman. Sa metro po, kasi magpinsan po yung asawa niyo lang dalawa eh. Yung nakasakal okay, sige, po. Sige, shortcut. So, metro. Aba, tanong ko lang po, Mrs. Enciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala pa sir, yung iba dito marami sir, marami po kami sir. Okay, hindi, yung nandito lang. Opo. Anim po sila may issue against you. Although meron po kayong rebuttal doon, may kasagutan kayo kung bakit may problema kayo sa kanila. Bakit po anim sila pare-parehong may problema sa inyo at ang reklamo, ang sumatotal, kayo po'y nang iskandalo
sa kanila. Hindi po totoo yun. Hindi wala, po totoo kasi yun. Nungalingan. Kasi nungalingan po. Ito nga po yung korte. Nanalo po kami sa korte. Ito nanalo? Dinismiss mo? Hindi ka nanalo? Dinismiss, nandun ako, sir. Sir, ito po. Sir, ito yung mister ko. Kasi ang umpisa niyan, sir, nag-withdraw. Dinismiss, ibig sabihin, nag-withdraw si mister. Nag-withdraw siya. Nag-withdraw siya. Siya mismo nag-withdraw. Nagpunta kami, hindi sir. Hindi po, Idol. Kayo na lang po. Ito na-dismiss po, yan, sir. Kahit titignan doon po sa amin ng korte. Imbestigahan nyo na lang po, sir, para maganda. Kaya daw po siya magre-report sa akin. Nako. Kasi sabi, maawa ka na lang sa matatanda. Kasi, hindi, sir. Kasi mali na po asawa niya dahil pumatol siya sa akin. Eh. Nung nagkakabit ng metro yung bahay namin. Ano yung sabi pumatol? Pumatol? Yung asawa niya, parang nagmura sa akin sa akin. Nagkipag-away sa'yo. Okay. Ngayon po, nag-file po ako ng kaso sa korte. Ngayon po, nagharap kami ng 1 year, mahigit, magdadalawang taon. Okay, sige, ma'am, shortcut. Ibig sabihin, sa madaling salita na po, nagtapos na po kami sa korte, binigyan po sila ng korte na ganito na lang ang pinakamadabes. Bigyan natin sila ng 1 taon, magre-report sa police at barangay. Okay. Patawarin mo na lang sila. Ito po, nagpatawad. So, pinatawad mo? Pinatawad ko po. Ngayon po, nung pinatawad ko, out of the goodness of your heart, pinatawad mo siya. Pinatawad at lahat sila pinatawad mo. Okay, sandali mo, ma'am. Excuse me, ma'am. Chairman, Sherwin Cuevillas. Magandang hapon po, Chairman. Hello po. Chairman, andito po itong si Mr. and Mrs. Enciso at yung mga kapitbahay niya. Inireklamo po pala siya ng kanyang mga kapitbahay, ito si Mrs. Enciso, dahil nga po sa panggugulo, pag-iskandalo. On the other hand, i-refer po naman sana ito sa inyo. Pati kayo, sir, inireklamo po ni Mr. and Mrs. Enciso. Opo, ganyan po yung ugali niyan. Lahat ng mga tao dyan sa kapitbahay niya ay nireklamo niya. Lahat po yan dumulog sa akin at kaya po yan nagreklamo sa akin kasi sinabihan ko yung mga investigador ko at desk officer kasi lahat ng mga tao sa lugar niya ay nireklamo niya. Bago niyo tanggapin yung reklamo niyan, ay papuntahin sa akin sa opisina ko. Ako kakausap. Pero chairman, ha, para maging fair din ako, ano, meron din silang reklamo sa iyo dahil hindi ka na umaaksyon sa kanilang mga inireklamo sa barangay tungkol doon sa mga sasakyan na nakabalanda sa kalye at hindi mo raw po inaaksyonan. Yung sa pagkakabanggit niya po kanina, pumunta po yung mga barangay tanod ko po. Opo. Okay. Umaksyon po kami. Umaksyon. So naayos na po yung problema tungkol doon sa mga nakabalanda sa sasakyan? Wala po. Lahat po nung reklamo niya ay pinupuntahan, nire-responde yan po ng mga barangay tanod po namin. Wala po siyang inaction simula 2016, hindi po siya nag-action. Ngayon po, pag nagpapablatter kami po, sir, hindi niya kami tinatanggapan. Sabi niya sa akin noong April 4, pagpunta namin doon, sabi ko magpapablatter kami. Ang sagot ng isang investigador niya, huwag kang magpapablatter dito hanggat hindi ka napipetition order ni Kapitan. Hindi kami natatakot kahit anong media. Ito po. Sino pang rapi. Ato po, ngayon, ganito po. Sir, please lang, huwag niyo po idamay pangalan apo, ko. Apo. Okay, huwag po. Bilang pagrespeto niyo po sa programa, huwag po, labas niyo ako rito. Ngayon, sir, okay, hindi niya po kami pinagbigyan mag-blatter, pumunta kami sa police. Lahat ng blatter namin, puro police, kasi po, ayaw niya kami tanggapin. Ito po, lahat ng blatter namin, police. Kasi sabi po order niya, huwag niyong tatanggapin ang blatter ni Estelita and Siso. Kaya lahat po ng blatter namin sa polis. Okay, ma'am, ako naman ano? Apo. Baka naman kaya hindi na tinatanggap ni chairman ang blatter mo dahil lahat na ng tao sa barangay pinabablatter mo. Baka maubos na yung pages ng libro ng barangay dahil kung sino-sino na lang, konting utot na lang, binablatter mo agad, nireklamo mo. So kumbaga nagsawa na po yung barangay na parang nuisance na po ang tawag noon. Hindi ho kaya yon sa palagi hindi mo. Hindi naman po siguro. Naman. Sa palagi mo po, kaya valid lahat ng reklamo mo? Kasi po si Kapitan galit po sa akin simula po nung napunta ako sa Channel 5 na pagpaniko sa opisina. Sabi niya bakit po nagagalit sa inyo, Chairman? Kasi po, bakit daw po ako dumiretso dito? Noong 2016 pa po siya galit sa akin. Noong 2016, galing po ako sa Channel 5 dahil ang sabi sa akin sa baba, pakibigay ko daw yung letter kay Kapitan. Binigay ko yun sa kanya, sa opisina niya. Sagot niya sa akin, maupo kayong dalawa. Pinaupo niya kaming dalawa. Sabi niya ganun, bakit naman pumunta pa kayo sa Channel 5? Ba't hindi niyo pa ako kinausap dito? Kapitan, di ba kinakausap ka namin? Ano sagot mo sa akin? Pinabalik-balik mo lang kami. Hindi nagpunta po kami sa Channel 5. Doon na po nagsimula ang galit ni Kapitan. Sige. Chairman. Chairman. Apa. Ilan ho ba ang nagpipetisyon laban ho dito kay Mr. and Mrs. Enciso? Sir Rabi, lahat po ng mga kapitbahay niya, halos lahat ng kapitbahay niya, wala siyang kasundo. Sir, pina-research ko rin po yung background niya.
napetisyon po siya sa barangay ng Marikina City, pinaalis po siya doon, meron po akong nakuhang petition letter. Aha. Tapos pinetisyon din po siya sa gitnang barangay gitnang bayan 1 na San Mateo Rizal. Nakuha ko po dalawa yung letter. Na. Dalawang barangay na, mga tao. Siya. Okay. Ito sir, kaya po, sir. Totoo niyan, marami nang galit sa kanya at magpapalis sa kanya doon sa lugar. So ibig sabihin, kahit saan barangay siya na napupunta at pinipetisyon siya? Opo, hindi po maganda ugali niyan. Hindi po totoo yun. Kasi wala po sa aming petition na nangyari. Ma'am, wala. Ito mo, ito, may mga blatter po sa ibang barangay. Saan nakuha yan? Wala po. Ma'am, ano ito? Galing po sa San Mateo Rizal? Opo. Gitnang bayan yan, sir. Gitnang bayan. O, pinetisyon po kayo dito. Kinuha po namin yan, sir, kasi... Ayan. So parang lumalabas po, ma'am, eh kahit saan barangay ka mapunta, may kaaway ka. Ay, hindi po. Kasi po, kinaiinggitan lang po kami sa... Ah! Ano? Ano nga kainggitan sa'yo? Kinaiinggitan lang po kami sa'yo. Sir, sinasabihan pa ako niyang pangit. Bakit ka kainggitan ng tao? Kaya, sa maganda, sir. Kasi po, ito pong... Hindi, sandali lang, ma'am. Siyempre, gusto ko manggali sa'yo, ma'am. Hayaan mo natin siya. Sige po, sige po. Ano kayang kainggitan po sa inyo? Kasi po, sinasabi nila sa akin, pagka nakikita nila ako, itong babae ito, ang dami-daming bahay dito. Saan kaya kumukuha ng pambili ng bahay ito? Ah, mayaman po kayo? Mayaman hindi siya. Naman po. Sabi, ilan po yung bahay nyo? Apat lang naman po. Eh, sila, apat. Buti pa kayo. Eh sila po, isa lang po ang bahay nila. Bahay Kalapati tapos, po po. Tapos marami po pa sila sa isang bahay nila. Bahay Kalapati kami, sir. Okay, kumbaga, apat ang bahay. Ma'am, anong trabaho nyo po, ma'am? Nagbibendor po ako sa mga SM. Lahat ng SM po, nagtitinda kami. Bakit nagkira pa ho na pag ganun kayo, ma'am? Sir, ito sinungaling po. Kasi sir, eh. Lahat sandali. Sinungaling po kasi siya, sir. Lahat ng kasinungaling. Bakit hindi ba siya bento sa SM? Hindi. Hindi po yan, sir. Ano siya? Ewan ko sa kanya, sir. Kung hindi alam. May... Sir, basahin niyo na lang po, sir. Sir, sa may hindi ano. Naman po. Ito naman po, ebidensya sir, naman po. Sir, basahin niyo na lang po dyan sa petition. Okay. Opo. O nga, dalawa-dalawa itong petition. Ang haba. Hindi, kukulangin po yung maghapon natin dito na oras kasi ang haba, ang kapal po ng pages, ang dami po. Ma'am. Tsaka yung anak niyan, sir, nakulong na sa drugs. Oo. Yung manugang niya, nakulong din sa drugs. Nahuli sa Marikina. Kasi ako, sir, pinaimbestigahan niya eh. Ba't ako imbestigahan niya? Siya, pinainano ko rin po siya kung anong background niya. Hindi ko po siya kilala, pero ako inano niya ako. Hindi ko po siya ka-ano. Kaya lagi po niya akong, pag nakikita niya ako, lagi niya ako sinisigawan. Ang pangit ko daw. Ma'am, sandali, ma'am. Hindi ko alam kung bakit. Ito, sabihin ko ha. Kung saan po kayo lilipat sa susunod, kung pwede ho, ma'am, bigyan niyo ako ng abiso ahead of time para hanap ako ng ibang bahay. Hindi naman po kasi pinatawa lang kita. Naiinggit lang po sila sa hindi kami naiinggit sa iyo. Actually, nakakaingit ka naman si ma'am. Oh, apat ang bahay, baka apat. May pang lima pa. Apat ang bahay. Eh, buti ako nga po, ma'am, isa lang ang bahay. Kayo po, apat. At kayo po, mayroon siyang negosyo sa mga SM. Ang daming SM. Ilang negosyo? Apat. Apat. Hindi po, kasi lahat naman po sa SM, na apat na SM lang po yung hawak ko. Nagtitinda po kami doon. Apat na tindahan sa SM, apat na bahay. Bali, walong ari-arian nyo. Hindi naman po, apat lang po. Tingnan mo naman si ma'am. O, tingnan mo ayos niya. Yan. O, ano bang bag ni ma'am? Hermes? Hindi naman po. Si ma'am naka-Hermes, tapos naka-Patek Philippe. At saka naka-shades ng Bulgari. Hindi, Cartier. Cartier. O, kakaingitan nga naman talaga kung gano'n. O, bakit kayo natatawa? O, si sir naka-Bulgari. O, eto kakaingitan nga naman. O, yung step-in ni ma'am. O, yan. Prada. Anyway, ma'am, ginagawa ko ng biro to kasi nanggagalitin na po itong mga nasa likod pero itong nasa harap tumatawa. Baka pwedeng pag-ayusin ko na lang po kay ma'am. Hindi na po, hindi po pwede. Kasi po, mas pwede. Maganda pong magharap na lang kami sa korte. Sa korte na lang po, para patunayan po namin ang bawat isa namin. Kung napetisyon ako sa bawat sa Marikina, sa... Ito po, ma'am, may mga papeles. Sila lang po gumawa niya, sir. Ididenay niya rin, sir. Sir, sila lang po gumawa niya. Hindi, ma'am, ibang lugar. Sir, pinuntahan namin yan. Ibang lugar, pwede namin tawagan to. Tawagan niyo, sir. Tawagan niyo. Sige po, pwede niyo po tawagan. Tawagan niyo po, sir. Pwede namin tawagan. Tawagan niyo po. Mag-news break muna tayo. Chairman, okay, chairman. So, ano po magiging desisyon niyo rito at gayon pala pinipetisyon siya ng itong si Mr. Miss Season ng mga kanyang kabarangay. Sir Rapi, apat naman po yung bahay niya, edi lumipat na lang siya sa ibang barangay para hindi gumulo yung barangay. O, di gusto mo bayaran mo yung bahay namin kasi di ba? Saan ba yung apat mo na bahay, ma'am? Sa San Mateo po. Squatter, San Mateo. Sir. Squatter? Squatter area. Yun okay. Yung pinagmamalaki niya sa akin. Tapos yung pangalawa pa? Doon lang po mismo, apat lang naman po bahay namin doon. Apat sa squat sa ano ba hindi yung rights lang po, rights lang po yung rights. Okay, gaano kalaking bahay niyo, ma'am?
Ganito lang, kalahati lang naman po na ganyan. Okay. Kalahati nitong studio. Oh, kalahati lang po. Ganun lang po. Tatlong palapag. May tatlong palapag pong bahay yan. Magsasabi po ba yan ng bahay kalapati kung di malaki bahay niyan? Di ba? Sasabihan niya kaming bahay kalapati. Pero ma'am, eh, kayo ba'y naiingit sa kanya? Eh, hindi kami naiingit. Tingnan nyo naman, sir. Sabi niyo kung pangit. Tingnan mo naman, sir, di ba? Sandali. Ano sabi niyo? Pangit daw po ako. Lagi niya po ako pinagsisigawan na pangit ako. Hiyang-hiya naman po ako sa mukha niya. Tingnan nyo po. Oh. Okay, direct focus mo si ma'am. Sige, para maging fair tayo dito. Focus sir mo si ma'am. Sandali na ma'am, para sa mga viewers. Ayan, sino mas maganda sa kanila? Gawin na natin ito. Siya konti. Maganda, sir. Light moments. Sige, yan. Si ma'am. Okay, pakita natin si ma'am, si Mrs. Inciso. Ayan. Ngayon, si Mrs. si Judy naman, si Ma'am Judy. Ayan, dalawa. Sino mas maganda sa kanilang dalawa? Ayan. Kayo na po mga netizen mag-uska. Ayan. Okay. Pareho sila nakangiti. Sino mas maganda sa kanila? Kayo na mag-uska. Ako ayoko magsalita. Okay. Bala na mga netizen. So, Chairman, last na po. 2 minutes. So, ano pong magiging decision nyo dito, Chairman? Eh, gayon pala, eh, pinipetisyon na po siya sa inyong barangay. Sir, kung ano po yung itinatakda ng batas, kung allowed po siya sa batas na paalisin po dun sa lugar dahil sa reklamo ng mga kabarangay. Kasi po yung aming lugar ay naging hindi na matahimik simula po nung dumating po siya sa lugar. Hindi naman po talaga taga Banaba yan. Nakapangasawa lang ng taga Banaba. Aha. Okay, so kung i-allowed po na paalisin siya ron, edi papaalisin po namin siya. Chairman, ano sa palagay niyo ang dahilan kung bakit po siya nagiging troublemaker para sa kanyang mga kapitbahay? Sir Rabi, mukhang may attitude problem po yan. Kaya nga po, bakit po may attitude problem siya pa? Hindi po po kasi kilala yan, sir, eh. Kasi nung bago lang po yan dito sa aming barangay. Hindi ko po personal na kilala pati nung pagkabata niya. Sir, si Mr. naman, kanina pa tahimik. Mr., sir, bakit po sa palagay ninyo kayo ho ay kinukundina ng mga kapitbahay? Actually, more on si Mrs., hindi ko kayo, sir, ha? Wala, diba? Sir, tahimik po kasi yan. Hindi po yung nag-ano, sir. Oh, sir, kita sir, mo, pinupuri ka, tahimik ka rin ng tao. Ang problema rin talaga kay Mrs. Hello, ito, sir. Ayan, sir, oh. Yung kaharap po yan, hinamong kami po niyan, yan, oh. Sino? Sila umaway, kaya ito umaway sa kanya. Yan po, yung matanda na yan. Hindi, sir, kayo, sir, ha, sinasabi nila, tahimik ka doon na tao. Tahimik wala silang talaga problema sa'yo. Wala ang problema raw talaga kay Mrs., kay Ma'am, eka, Miss Ganda. Kasi po, gayto po. Ngayon. Kasi po, sila po ang mauuna. Ah, si Mrs. dumidepensa lang. Oo. Ah, okay. Totoo ba yung kuya? Totoo. Yung pag sinisigawan niya ako nauuna? Sa yung totoo kuya, walang sinungaling. Ako totoo sinasabi ko. Kasi tuwing pupunta ko sa tita ko, sisigawan niya ako, narinig mo 'yon, nandoon ka. Oo, kasi sinasabi siya, dinidirty finger ka sa kanya. Ay, hindi ako na ganun, sir. Hindi ako. Hindi po ako na ganun. Kasi sir, kinapakyuhan niya po ako. Ay, hindi kita, minsan hindi kita pinakyuhan. Kaya po kami nag-a. Okay, Chairman, may CCTV kami, sir, na video kung paano nila sir, may CCTV rin kami, sir. Chairman. Paano ba yung proseso ng pagpapaalis sa isang tao sa barangay na pinipetisyon? Ano yung proseso para nakikinig po itong si Mrs. Inciso? Siguro, Ma'am Inciso, marami ka na kasing karanasan, ilang beses ka na kasi na petisyon. Eh, para naman, baka iba naman yung proseso dito kay Chairman Cuevillas sa barangay Banapa. Ano bang proseso dyan sa inyo, Chairman, yung kapag merong pinipetisyon? Sir, hihingin ko rin yung, yung mga pirma ng mga kapitbahay niya. Kung karamihan ng mga kapitbahay niya, talaga pinapaalis na siya. Then didinggin po namin yan dito sa aming sangguniang barangay. Okay. Then kapag napagtibay yan dito, ipapasa po namin yan sa sangguniang bayan. Okay. At kapag umabot na po doon at pinayagan po kami na ipaalisin, edi papaalisin po namin para wala na po magulo sa aming barangay. So sa ngayon, Chairman, nakafile na po sa inyo yung petition? Apo, nakafile na po. Iahain na po namin sa sangguniang barangay. So far, Chairman, para sa kalabang po ni Mr. Miss Enciso, andito na ikinig ngayon, mga ilan po ang mga nagreklamo? Alam niyo po yan, sir, marami po. Hindi, pero kayo po, Chairman. Halos lahat ng kapitbahay na wala siyang kahit isang kasundo ron. Wala kahit na pusa man lang o kaso doon sa kapitbahay? Wala? Siguro po. Okay. Lahat doon kalahati, hindi po naniniwala sa kanila dahil ayaw makialam. Dahil sila daw po, nagpapasulat sila ng petition, sabi nila, pera daw yan ni Marcos. Ni Marcos, kaya sila nagpirmahan. Lahat yung mga tao. Ma'am, sorry. Ma'am, hindi ako maniniwala, please. Ilayo po natin yung pangalan ni Marcos. Ma'am, please, sorry. Ma'am, parang awa mo na. Huwag natin idama yung pangalan dito ni Marcos. Hindi po ako maniniwala.
Look at me. Look at me in the eye. Opo. Sa palagay niyo po, ma'am, ako'y mauto. Hindi ako panino. Ma'am, hindi. Ma'am, hindi. Ma'am, hindi. So, sorry, hindi. Ilayo po natin pangalan ni Marcos dito. I'm sure hindi nila ginamit yung pangalan ni Marcos. Yun po'y katang-isip na lang po siguro, sir, kung sino man yun. Sir, ito po yung record namin ng petition namin. Okay. Sir, so anyway, ma'am, narinigyo po yung proseso po yung sabi ni chairman. Ng... Kayo po'y pinipetition na raw. So may proseso naman daw, pero malapit-lapit na po ata. So handa naman po kayo. Handa kung, naman po kami. Saan naman po kayo pupunta kung sakali? Hindi, handa na po kami. Kami na po bahala ng ano. Kung ano po ang sasagutin namin yung kay chairman. Hindi, pero handa na kayo mag-move out kung sakaling may desisyon na kayo. Opo. Opo, basta po yung ano. Maayos yung, lang po. Saan naman kayo pupunta? Makinig kayo mga listeners sa iba't ibang barangay. Saan barangay naman po kayo pupunta? Kahit saan, sir. Basta bayaran nila yung bahay namin, sir. Nakaban na yan sa Marikina, sir. Hindi na siya pwede doon. Ilang sir, di ba? Ah, alam ko na. Kasi si ma'am mayaman. Forbes Park. Villaverde, di ba sir? Villaverde. Opo. Okay ba doon, ma'am? Doon. Okay lang. Villaverde. Sosyalin doon. Okay na? Okay. Sige. Ma'am, salamat po sa pagpunta niyo rito. Thank you. Chairman, at least narinig na po yung magkabilang panig dito. Opo, at, nag-usap lang po ako sana kung pwedeng ano sila na magkusa para tumahimik yung lugar. Sila po kusa. Sige, chairman, gusto mong kausapin to si Mr. and Mrs. Enciso. Magmensahe kayo, chairman. Sige. Hello po. Sa ano po, dun kahit sa may ano lang po, sa may babae lang po kasi yung lalaki, wala lang mong problema wala sa akin. Wala problema niya. Sa lalaki. Okay, si Mrs. Sa may babae po, patahimigan niya na yung mga kapitbahay niya kasi talagang... baka magkaroon pa ng hindi natin nasa mga pangyayari dyan, nagkasakitan, ay ayaw na po natin mangyari yan sa ating barangay. Kaya kung nakikiusap ako, kung kayang umalis na doon sa lugar, edi umalis na lang. Eh baka naman, chairman, para covered lahat ng angulo rito, baka sabihin po ni chair ni Mrs. Enciso, kaya kaganoon sa kanya, baka may crush ka sa kanya. Hindi, kasi kanina sinabi niya. Totoo naman po eh. Totoo po yun, totoo po yun. Chairman, baka... Mababasa ko pa sa kanya yung text ng anak niya. Ma'am Estelita. Apo. Baka pagbinta ka mo si chairman, may crush sa'yo. Ay, hindi ko po siya gugustuhin, sir. Wow! Mabuti naman. Hindi ko patas kasi. Apo, ang juicy. Saka, ha? Bakit ang juicy niya. Ano po? Ang juicy niya pa kay Cap. Bakit? Eh, gwapo si Kap, ha? Ay, ang galing mo naman sa mixi, pa. Ang ganda ng asawa niya. Ang ganda niyan. Mo, ha? Sir, teacher yung asawa niya, pagpapalit sa kanya. Okay, sige. Grabe naman si... Okay na. Ay, sige. Ganda mo, ha? Oh, pakita natin ulit one more time. Sige. Para magbutuhan tayo. Sige, on direct. Pakita natin si Mrs. Judy Molina at saka si Mrs. Estelita Enciso. Sige, pagtabihin natin sila. Mga viewers, kasi nagkakanya-kanya silang hatulan kung sino rong maganda. Kasi sabi nyo isang ganda mo. Sige. Ayan, mga viewers, sino sa kanilang dalawa ang maganda? Ayan. Di ba? Ayon. Oh. Ikaw, Nins. Pareho na lang. Para ako na lang gulo. Okay. Diba? Sige, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpunta. Chairman, thank you po sa pagpunta. Mabuhay ho kayo, Chairman. Salamat po, Sir Abby. God bless po, Chairman, ha? Magandang hapon po. Mr. and Mrs. Enciso, salamat po sa pagpunta. Salamat, Sir Ramil, keep it up. Wala kang problema sa mga kabarangay mo. Wala silang pinta sa iyo. Kay Mrs. lang daw may problema. Okay, yun lang po. Salamat po. Ah. At sa inyo lahat. Salamat po. Ito po yung mga papeles. Ganahapon po. Okay, salamat po. At kami po ay magbabalik, mga kapatid. Samantala, ang Organic Azay Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic subaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wenches Spa Center with Eat All the Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wenches Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wenches ay matatagpuan sa Wenches Pasay at Wenches Timog, at sila po ay certified na
na may IPO. At isa pong paalala mula pa rin sa BDO, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong pong bagong EMB debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo, gamit po ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Yan po ang isang munting paalala mula pa rin po sa BDO. Hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at tekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalag ang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Kung ang Fungi na sabon po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-araw ay napagamit ng Fungi na sabon para sa inaasam, nakinis at moisturized na balat. Tumawag lamang sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At mga kapatid, ang numero uno pong energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo, ito po ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink, 20 pesos lang. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:17 ng hapon. Itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Gwensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Gwensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Gwensha ay matatagpuan sa Gwensha Pasay at Gwensha Timog, at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras 3:16 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pinag-iingat ng PAGASA ang publiko sa matinding init ng panahon na posibleng magdulot ng heat stroke. Alarming level na ayon sa PAGASA ang init na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tala ng PAGASA, alas 11 ng umaga kahapon sa San Jose Occidental, Mindoro, umabot sa 34.6 degrees Celsius ang aktual na temperatura o 44.3 degrees Celsius na heat index. Naitala naman sa 32.2 degrees Celsius o 43.4 degrees Celsius heat index sa Dawis, Bohol, 33.2 degrees Celsius o 43.2 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, alas 2 ng hapon. Pumalo naman sa 36.8 degrees Celsius ang heat index sa Port Area, Manila o actual temperature na 30.6 degrees Celsius alas 11 ng umaga kahapon. Philippine Standard Time, 3:17 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha.
Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkapot sa namang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko, mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi
at mapakabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kaping may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng problema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo.
katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung
ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline, 0920-585-8415. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Alright, balik po tayo mga kapatid. At syempre batiin muna natin si Randy Avedes Perez, Grab driver daw po na 10 years na taga-subaybay ni Idol Rafi Tulfo, at nakikinig din po si Eric Lazaro at Jackie Subaldo, and also Grab driver na Gawad Katapatan Awardee March 41 si Moreto E. Fabricante. Sobrang proud niya sa award niya at pinapanood pala niya ang YouTube ni Idol habang nasa biyahe. Alright, and magandang hapon, happy viewing kay Eddie Arela ng Barangay Santolan, Pasig City, Tropang Don Bosco Pugad Car Wash, si Gaynor Bonilla, and of course, ang matitikas daw po na mga guardian ng ICT Security and Investigation Agency. Mula po yan sa inyong matikas na si Attorney Jill Tabaldo. Magandang hapon po sa inyo. And also nga pala, batiin din natin si Uy Si Chat, si Calaw Tagum Chato na nakabase na po sa Italy. Pinsan ito ng pinsan ko rin. Okay, magandang hapon. At si Romel Dumalaon ng Globe App Town BGC. Mga taga BGC, lalo na si Romel Dumalaon, magandang hapon po sa inyo. And meron pong panawagan dito, nagpunta kanina si Mr. Kendrick C. Nabuksan daw po kasi, nabukas kotse siya noong March 5, 2018 ng 10:15 PM. At sa may recto, malapit daw po sa UE. Ang gusto lang niya ay maibalik daw po yung kanyang hard drive. 15 years na daw po kasi ito sa kanilang pamilya at nandun lahat ng mga travel nila sa ibang bansa. Kaya very important daw po yung memories doon, at willing siya na magbigay po ng pabuya sa makapagbabalik ng kanyang hard drive. Magbibigay po siya ng 30,000 pesos. Alright? Sige po. At binabati din natin si... Okay, tinawag na ba si Idol? Si Felix Malinaw from San Jose del Monte, Bulacan. Happy 18th birthday daw to Carla Estela Ortega from Esther Ortega. At also, magandang hapon kay Joel Corre, Ate Jingle Consejal Lou Velasco, Ate Mean, Ate Odeng, and Mariwena ng Barangay Mabato, Asufre, Pangil, Laguna. Okay. At may good news na tayo, Idol, sa ating Sulian ng Bayan. Very good news ito. Very, very good Malaking news. Pera. Itong sling bag na ito, ang laman niyan ay 22,812 pesos. Ito pala kabigat ang 22,000. Oh, mabigat din mo kay muhatin. Kailangan ba ng tulong? Labas mo natin pera. Sige. Kasi pag wala itong pera dito, akong mag-aabonos. Ang bayaning nagsoli niyan, si Mr. Ronnie Bravo, isang family driver. Bigyan natin kay Ma'am. Si Ms. Karen King. Sige, bigay kay Ma'am Karen. Ma'am Karen, bilangin niyo po yung pera, dahil kapag yan po yung na-short, kasi dinala sa bahay ko yan. Mag-aabono pa ako. 22,812. Ayan. Ang dami. Ang kapal, oh. Pag-direct, pag-focus yung pera, binibilang ni ma'am. 10, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, okay. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Family driver ang nakapulot. 20. Oh, nakukulang ng 2,000. Sus, Mario Sir. Hindi, 22,6 po yun. Ninenervous na ako. Sige, kailangan 22,812. Tama ba ma'am, yun ang pera? Pwede na po. Laman kasi wallet? Marami pong coins din eh. Okay. Ma'am, eksakto? Apo. Saan mo napulot ito, Mr. Ronnie? Bravo. Kanto po ng Ilik at saka in Domingo po. Alas 11, medya po ng gabi po. Ng April 8 po. Gabi? Apo. Ano yun, nakatiwang mang lang doon sa kalsada? O, nandun lang po sa kalsada po. Nakabike po ako. Medyo mabilis po palusong kasi po, sir. Oh, tapos nakita mo yung bag, nakita mo yung bag pinulot mo. Una po tinapakan ko muna, baka ko wala laman. Nakita ko medyo alam ko may laman, dinampot ko kaagad. Okay. Tapos tumingin muna po ako sa paligid ko kung may nakatingin na iba. Wala naman po ibang tao doon kundi ako lang po. Baka sineset up ka lang. Okay, so ngayon nung pagtingin mo laman may pera malaki, ano po hindi ko muna po kaagad tinignan. Oh. Nakatakbo naman po ako nung medyo malayo. Tapos nung medyo malapit na po ako sa bahay namin, saka ako tinignan kung may laman. May pera po. Anong naramdaman mo? Nakita mo 22,000. Daming pera. Hindi ko naman kaagad na interest lang kasi kailang inisip ko kaagad po may solid sa tunay na may-ari po. Oh, hindi okay. Ko po na pinag-interestan. May pinagsabihan ka mga tao na may napulot akong bag. Ito, wala po. Sa asawa ko lang po. Kasi gabi na po yung diretso na po sa bag. Ano sabi ni Mrs.? Pinakuha ko po doon sa may backpack ko kasi nilagay ko po sa loob ng backpack. Ano sabi ni Mrs.? Pakitignan mo nga lang yan kasi ayaw ko naman tingnan. Siya kinalkal. Kala po niya kasi regalo ng amo ko kasi galing po nagbakasyon yung amo ko. Okay. Inisip niya bak binigay sa akin ng amo ko para sa asawa ko. Nung tinignan niya may laman, may laman. Binilang niya kaagad yung pera kung magkano yung laman. Sabi ko, agad-agad, sabi ko, holiday bukas. Sabi niya, may opisina ba si Sir Tulfo? Sabi, meron niya kasi public service po. Kaya siya na lang po pinagsoli ko rito sa opisina. Ah, si Mrs. Opo, kasi po, may trabaho. Si Mrs. Kawayan mo. Yan. Nandiyan po, kasama ko po. Andiyan! Ba't di napapasukin, Sos Mario Josep? bayanin si Mrs. dahil siya palang nagbanggit na punta sa programa. Pasok natin si Mrs. Sos, siyempre. Ba't di na... Sabi ko siya na po magdala kasi may trabaho po ako, sir. Ayun. Oh, ma'am! Si Mrs. Sos Mario Josep. Siya palang nagbilang ng pera at nagsabi, soli na dito sa programa Wante sa Radio. Okay. Ma'am, bayani po kayong dalawa mag-asawa. Kaya sa awarding ceremony, kayo po dapat dalawa andito. Pwede ho ba? Opo, sir. So far, kayo po ang suma cum laude. Kasi ang laking pera po itong sinoli ninyo. Alam niyo ba yon? Okay. So, Mrs. King. Ma'am, Miss King, excuse me. Ayan po, left and right, mga bayani. Ano hong mensahe niyo sa kanila? Nagte-thank you po ako. Kasi yung bag po, hindi... Galing po kasi kami, may hinatid kami sa San Juan, dun mismo sa A-Lake. Hinatid ko lang yung friend ko. Opo. Yun, hindi namin namalaya, nahulog yung bag sa sasakyan. Sa kotse? So, opo. Pagdating namin ng Angono, nahanap ko yung bag. Bumalik pa po ako talagang from Angono, bumalik ulit ako San Juan. Kaso hindi ko na siya nakita. Pero paano nahulog eh, sa loob ng kotse? Hindi. Starex po, pagbukas ng sliding door. Kasi inabot ko po sa anak ko sa likod. So sabi ko, Jillian, basta pahawak muna. Hindi naman po pala nila kinuha. So parang nasipa-sipa nila sa sahig. Hanggang sa nahulog. Siguro yung pagbukas ng sliding, nahulog siya. Okay. So hindi namin namalayan. Sige. Dahil dyan, bigay natin muna. Kimisis natin abot ito. Abot natin kimisis, siyempre. Siya yung taghawak ng pera. Ma'am, kimisis ha. Okay, ang koldo nakapulot si sir, pero si Mrs. Siyempre. Ma'am, labas niyo po 1,000 pesos cash reward. Galing po sa 80s Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-sick sa lahat, Robust Extreme. At meron pang names, karagdagan. 1,500 pesos worth ng ATC products at meron din na car mount holder mula po sa Cell Boy. Ayun. Yan ang mga regalo natin. Okay. Sige. May sinasabi si Miss King? Apo, may bibigay din po ako sa kanya. Meron. Sige. Kaya lang nandun po yung bag po. Yung bag daw. Sige, papasukin yung pamangkin. Nasaan may pamangkin? Pakibilis lang ninyo. Si pamangkin. Okay. Dalawa-dalawa ng bag nyo ngayon, ma'am. Miss King. May bibigay daw. Ayan. May bibigay sa mga bayani. Apo, ito po. Nakalagay. Pang-Chinese talaga. Ang pao. Buksan niyo po. Pampaswerte yan. Pampaswerte yan. Lucky money yan. Yan.
Wow. Bilangin niyo po para makita ng mga viewers na ito. Oh, dami naman. Okay lang po para. 1, 2, 3, 4, 5. Galante, wow, galante itong si Miss King. Hindi po sabi din kasi yan ang ano ko. Parang, kasi sa atin po, di ba, parang, hindi ko na nga po ina-expect yun, di ba? Hindi naman natin alam na may ganun pang ano. Ang importante kasi sa akin noon ID. Umikot pa po ako kahit sa mga basurahan doon sa San Juan. Tingnan niyo talaga. Mm-mm, kasi gusto yung mga dokumento diyan, importante mga ID. Okay, license, hindi ako makakapag-drive noon. Umikot pa ako doon eh, yung mga basurahan inikot namin. Okay, Mr. and Mrs. Bravo, hindi lang po kayo bayani, you're 5,000 richer pa. Sikat pa kayo ngayon sa buong mundo. Oh, di ba? Nakakatest po siya. Nakakabahan. Okay. So, punta ko kayo dito ha sa next week na? Pwede ho ba kayong dalawa? Request ko lang, sama niyo mga anak niyo kung pwede. Okay. Mabuhay po kayong dalawa, Mr. and Mrs. Bravo. Pangalan niyo ulit, ma'am? Rhea. Mr. and Mrs. Ron and Rhea Bravo, thank you po. At syempre, kay Miss King yung galante na mayari ng bag. Okay, mabuhay po kayong tatlo. Sige po, thank you po. Okay, punta naman tayo sa isang kaso kay Miss Jinky Vargas. Isa po itong OFW. Mm-hmm. At gusto niyang humingi ng tulong, idol, na tawag nito makausap ba ang kanyang dating nakarelasyon dahil sa panluloko na ginawa sa kanya. Sige. Okay, pakibilag niyo na yung anon. Nagtali na ba kayo, Odette and Carol, doon sa survey natin? Okay, sige. Si Ma'am Jinky, last complaint natin to. Ma'am Jinky, kayo po ay OFW. Saan bansa po? Jordan po, sir. Jordan, malayo-layo din yan. Ma'am Jinky, si Sir Gabriel, nasa telepono po. Sir Gabriel, magandang hapon. Sir Gabriel? Sir, andito po si Ma'am Jinky. Ma'am, kausapin niyo na siya. Yes po, sir. Hindi, sir. Gusto ko lang po kasi sana, noon pa kasi kami nag-usap niyan. Oh. Kasi ang gusto ko po sana mangyari, kasi bago ako umalis, nagli-live-in kaming dalawa. Tapos nung siguro wala pa akong dalawang buwan sa Jordan, nagkaroon siya ng babae. Tapos nung nalaman ko yun, nanghingi siya ng tawad sa akin na gusto niya mangyari, magkaayos kaming dalawa. Gagawin daw niya lahat ng paraan para maging maayos kaming dalawa. Ang sabi ko, umuwi na lang siya ng probinsya. Pumayag siya. O, di maganda. Nung pag-uwi niya po ng probinsya, di continuous, pinapadalang ko siya, sinusustentuhan ko siya. Pati pamilya niya, sinusustentuhan ko. Wala akong reklamo doon sa ginagawa para sa kanya. Wala siyang trabaho. Ako lahat, pamilya niya, nanay niya, mga utang ng nanay niya, ako nagbabayad. Nawalan sila ng kuryente, ako nagbayad ng kuryente para magkabitan sila ng kuryente. Tapos nung pati mga anak niya, binibigyan ko rin. Tapos sir, nung last December, nalaman ko na yung babae pala na iniwasan niya nung April at yung babae nung December ay iisa, sila pa rin palang dalawa. So parang niloko lang kayo? Niloko ako, sir, at yun ay totoo kasi may mga message ang babae sa akin na pinag-usapan, may usapan daw sila ni Gabriel. Sir Gabriel, napakawalang yes, utang na loob mo naman kung ganon. Hingi ka ng tawad tapos pag patawarin nung patawarin ka at pagtalikod ni Ma'am Jinky, tinago mo, sir? Sir, ito po ano, narinig ko po ang sanay sa inya dyan, na ganun. Opo. Sa akin naman po, nung time na yan, bago siya umalis, sir, ang usapan namin, trabaho-trabaho lang. Ang ginawa niya, na-open ko yung mga... Ay, yung messenger niya, na-open ko, na-open niya rin yung messenger ko. Mm. That time na magbukas ako ng messenger niya, iba sir yung na-ano ko na, para bang nakikipag-ano ba siya sa iba. Ah, so ibig sabihin, meron siyang lalaki? Oo. Parang okay. Ganun hindi, ba? Sir. Na nakikipag-ano siya sa ibang lalaki, usapan namin, nasabi ko, kung ano man ang gagawin mo, gagawin ko rin sa'yo. Oh. Kasi malayo nga kami, sir, di ba? So, ibig sabihin, nagagantihan lang kayo. Namin. So, nandalaki siya, kaya nang babae ka rin. Oo. Hindi, ganun, sir, ang usapan namin. Ang sinasabi niya po yun, yung GC po namin, yun nung nung batch namin. At yung batch ko po yun nung elementary, nagbuo po kami ng GC kasi nag-ano nga kami ng reunion nga kung sakaling kung kailan kayo magsisipag-uwian. Pero yun mo ba yung na-explain niyo sa kanya?
Opo, sinabi ko yun sa kanya. At yung kabiruan ko pong yun, halos kamag-anak ko po yun, sir. Kasi sinabi ko po, sabi ko, matutuyo ang utak ko dito sa lamig sa Jordan. Sabi naman itong si Danilo, yung kaklase ko, sabi niya, grabe ka naman, baka mamaya pati ako hindi mo ako makilala. Sabi ko, hindi na nga kita kilala. Sabi ko gano'n sa kanya, sino ka ba? Ayan tayo. Di ba ako yung asawa mo? Sabi niya pa nga, yung parang biruan namin na gano'n. Pero yun, sir, kabatch ko at halos okay. Kamag-anak ko pa yun. Okay. So, Ma'am Jinky, Sir Gabriel, hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung mga kasalanan sa nakaraan at kung ano man yung mga selosan na wala man palambasihan, magbatian na lang kayo? Hindi po, sir, kasi nagsasama na sila ng babae nga. Aray ko. Nagsasama na sila ng babae. Wala na palang pag-asa. Tsaka, sir, ayoko na rin pong makisama. Ang gusto ko na lang po sana mangyari, ibalik niya yung pinagpaguran ko, yung pera ko. Kasi, sir, ang sakit eh. Nung umuwi ang babae noong December, nalaman ko, maghuhulog pa ako ng pera noon sa kanya noong time na yun. Kasi siya, tuwing kahit nga pagkain niya, wala siya makain. Pag dumaing siya ng ganoon, papadalhan ko siya. O sige, akong bahala sa'yo. Manghihiram pa ako sa kaibigan ko. Padalhan mo nga muna si Gabi. Okay, gusto niyo bawiin yung mga pera na bigay mo sa kanya? Sir, gano'n na lang kasi, sir, ang ginawa niya. Paano mababawi yun? Regalo mo sa kanya? Hindi, sir. Kasi yun naman, sir, ay inaasahan ko ay kaming dalawa. Okay, sir, oh. Sir Gabriel. Yes, sir. Yung mga naibigay niya pala sa'yo na gusto niyang bawiin, yung mga pera. Yun nga po, sir, ang sinasabi ko sa kanya. Bakit niya naman sisingilin ako na hindi ko naman inutang yun sa kanya, sir? Bigay niya po yun sa akin. Okay. Hindi talaga ako, sir, umihingi sa kanya. Ako pa mismo ang nagsasabi, sir, na huwag kang magpadala sa akin, huwag ka nang magbibigay, mag-ipong ka na lang. O nga naman, ma'am, kasi pag idinaan niyo po ito sa korte, tapos ngayon, sir. Sir Gabriel, yung depensa niya po talagang matibay na hindi po utang yun, yun po ibinigay niyo, regalo ang dating sa kanya yon. So, hindi niyo na po pwedeng bawiin yun, maliban na lang kung meron kayong kasulatan na kapag hindi tayo nagkatuluyan, yung mga binigay ko sa iyo, mababawi ko yan, di ba? Or ilang portion yan, ibabalik mo. Meron ba kayo kasulatan? Nag-usap po kami niyan, sir. Sa messenger po. Kasulatan meron po. Sa messenger po, nag-usap kami nung nalaman ko na sila ng babae. Sabi ko, sige, pampalubag loob mo na lang sa akin para, kumbaga, wala sir, po, sa iba, sakit. Iba yung pampalubag loob, iba po yung meron kayong agreement na nagkapirmahan na kayo. Hindi na po kami nagkasulatan, well, sir, kasi malayo nga kami, sir. Then, ma'am, wala po. Hindi nyo po mababawi yun. Ang inaano ko lang po, sir, kasi lahat naman yun, pati yung kung hindi naman siya nagsasabi sa akin tulad niyan, naputulan sila ng kuryente, wala silang kuryente. Kung hindi niya naman yung pinapaabot sa akin na lahat ng problema niya, nanay niya raw, siya daw ang sinisingil. Anong gagawin ko? Sabi kong ganon. Sabi niya, anong gagawin ko rito? Sabi okay, niya, Sir Gabriel. Sir, baka pwedeng yes, para pagbigay mo naman siya, magsoli ka na lang kahit papaano. Ng, sabi ko nga, sir, sa kanya, no? Magkano ba naibigay mo sa kanya? Halos 100,000, pero yung iba po doon, pinahuhulog ko naman sa anak ko. 100,000, okay. Oo. Kasi wala na tayong oras. Sige po, ituloy po natin. Tama na, Odette and Carol, wag na kayo magsasalang. Hindi na. Itutuloy na lang siguro natin yung inyong pag-uusap doon po sa kabilang booth. Sige po. Tuloy mo silang pag-uusap doon. Sir Gabriel, wag nyo munang ibababa ang telepono. Yes po, sir. Usap kayo doon. Sa kabilang booth? Sige, okay. Okay, ito na yung final result ng ating pa-survey. Ito na yung final result? Sige. Okay, paki-print na? Okay, takpan nyo dapat yung pang number 2 dyan. Ilagay nyo lang dito. Hindi, ito po, yung may mga pangalan kasi na we have to delete dahil nga po, hindi naman sila re-electionist or last term na nila. Oo. Hindi na, pwedeng, hindi na sila kailangan pang iboto or hindi sila pwedeng tumakbo. For the Senate. At meron din doon na last time nga nila, last time. So hindi sila pwedeng tumakbo. At meron din doon na sila ay hindi re-electionist dahil last term nga. Senator pa rin sila. Okay. Oo, itutuloy nga nila yung... Okay. Ito na po yung result. So, stop na sa pagtitext. Stop na po na. Kayo sa pagtitext. Ito na po yun. Ito na yung final. Number 1, with 1,270 votes, si Mr. Bongo. 1,270 votes, Mr. Bongo. Number 2, blank. Kasi hindi ito tatakbo. Ano't ano mang mangyari? 1,097 votes. Salamat. Sabi niya.
pinapasabi. Hindi siya tatakbo. Okay. So, hindi ko babanggitin yung pangalan. Sertipikado. Uh-uh. I swear, hindi tatakbo itong taong ito. Ikaw mag-vouch. Ako mag-vouch. Number one, si Bongo, 1,270. Number two, itong si Blanc. Number three, Sara Duterte, 1,061. Number four, I don't know. Ito, I cannot speak for him. Erwin Tulfo, 543. Number five, Amy Marcos, 367. Number six, Bato. Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, oo. 385. Pang ilan na tayo? Pang 1, 2, 3, 4, 5. Pang pito. Number seven. Hindi ko alam. Eh, hindi ko siya, I cannot speak for him. Number seven, Montulfo. Si Kuya Mon. With 230 votes. Number eight, si Mocha. Hindi. Bakit biglang ano? Biglang lumunod. Hindi, dapat si Grace po. Number eight, Grace. Grace po. Hindi. Hindi. Number eight, Roque. Si Roque. Dahil 252. Ah, oo. Number eight, si Roque. 282. Diba? Harry Roque. Number nine. Nins, pasay mo. Oo, ito naman na number nine, Grace po, of 158 votes. Number 10 na ba ito, si Tolentino? 148. Yung dating MMDA siguro to. Yes. Number 11, si Mark Villar, ang ating secretary ng DPWH, 134. Okay. Number 12, Pimentel, 110. Okay. Number 13, Jinggoy Estrada, 84. Number 14, Cayetano, 79. Number 15, Zubiri, 51. Okay. Gina Lopez, bakit mo? Gina Lopez, 59. Acosta, 57. Revilla, sino ba? Acosta, itong siya, sa PAU to, sa PAU. Oo, si Presida Acosta yan. Revilla, 51. Andanar. Bong Revillian. Martin oo, Andanar. Andanar, 48. Bam Aquino, 36. Sino si Alvarez? Si ano speaker siguro, 38. And then Lauren Legarda, 31. Mocha Uson ulit? 23 okay. Si Mocha Uson. Okay, and then Martin Romualdez, 6. Hindi, 11 muna. Gloria Arroyo, 11. Uh-oh. E tapos Martin Romualdez, 6. And then Chris Aquino, 2. Chris Aquino, 2. Okay. Mm-hmm. Ayan po. Alright, paalaman tayo. Okay, at susunod na po mga kapatid, abangan ninyo. Sa Showbizlandia, si Nanay Christopher Min. Ako po si Nina Taduran, just mabalos. Rafi Tulfo po, mabuhay at mga Pilipino.